Ayan. So, ito yung papagawa nila na... Hello, chillers! Welcome home! Kanyari bahay ko to. Bumibili ng tubig yung mag-ama. Ayoko kasi na malamig. May baon sana silang tubig. Ayan, good morning, chillers! Bale, papunta tayo ngayon ng Tarlac. And then, segue po tayo ng Pangasinan o Kilar po. Dapat hindi ako kasama ngayon. Kaya lang, pagtawag ni Ma'am kagabi, sabi niya gusto daw niya ako makita at saka ni Sir. Dysmenorrhea ako, chillers. So, ginawa ko kagabi, uminom na lang ako agad ng gamot bago ako natulog. And late na ako natulog kagabi kasi nag-movie marathon kami. Nakadalawang movie kami kagabi. So, mga 12 past na kami na patulog. And bukas po, kung available ang driver, okay lang naman po kami ng Cavite. Ayun, kapag hindi available yung mga driver, Makati na lang. Siguro mag-grab na lang si Happy. Kasama ko pala si Ashley ngayon. Lumalapang na naman. Ayun, lapang ng lapang yan. Tapos, pagka magbibihis, reklamo ng reklamo. Nakailang t-shirt ka kanina. Kain pa. Ayan, ang oras po ay 8:45 na ng umaga. Tuta. Nangyari? Nakakatakot kasi mabibigat dyan yung mga truck ko. Vlog for the traffic. Gusto mo yun? Ang haba. Parang pasensya mo. Paano kung andyan tayo? Ano, 76 kilometers pala to. Hanggang dulo daw yan. O, oh, diba? Wala na. Mag-YouTube muna kayo. Ano pa naman? Ang hina pa naman ng net dito sa kahabaan na to. Nakakatakot kasi dyan ang bibigat ng mga ano, yung mga truck eh. Ayan pala ang naging dahilan ng lahat. Labanan yung mga bahay talaga ngayon, eh, no? True, lahat ang lalaki. Hello po! Karano kasi yun, eh. Tama ka din, ha? Tinawag ko si Dalaga. Dalaga! Sabi ko na tawag ng bahay! Palakihan ng bahay kayo! Kayo ko ba si Sir Roy? Oo, siya. Pata pa pala! Share ka ng sere, Roy ka na sabi namin sa'yo. Kasi pag kausap ko parang ano may dead na. Matanda na nga ako eh. Ano tanong ko ba kayo? 55. Huh? Pa? Ayun! Isa nga kahit 16 eh, mukha pa rin bata, di ba?
Napapasok lang nila chillers. Nahihirapan sila. Walang parking dito. Pag pwede na dito. Apa, walang parking dito, chillers, oh. Hi. Hi. Bali po, OFW kayo dati? Hindi. US ka. US. Hindi OFW sa pagka-US. Ah, sa US po kayo galing? Oo. Sabi, hold na po kayo dito. Oo, hold it. Oh, yeah. Kaya ako umuwi ito, wala akong choice eh. Ano naman po mayroon kayo doon, ano sa... Sacrifice na lang. Diba anak niyo po? Nandun, naiwan lang. Bahala na sila. Kaya sila maiwan, wag lang sinisi. Abot lang po, pag-deliver saka madami yan. Medyo magulo, walang ano eh. Ano pa kayo nagsambalas niyan? Ay, walang nag-aalis ng chinelas dito. Ay, sige, pasok niyo na, pasok niyo na. Oh, 1 month pa lang kami. Hindi pa kami napahinga kasi ang dami pa namin pinapagawa. Sige, kaya na po. Ayan, chillers, ang oras, 11:15 ng umaga. At maglalunch po tayo. Salamat sa pag-prepare. Talagang pinayam din kami ni ma'am. Nasabi niya, dito na nga lang daw kami mag-lunch. Kain po tayo, sabay-sabay tayo. Oo. Oo. So, ako may bisita. Ay, nakaangat. Baka akong bumagsak. Hindi yan. Ganyan talaga siya nakaangat. Kain, malala. Kisikislay. Tama-tama yung oras din dating natin. Buti nga kami, hindi kayo na traffic sa expressway masyado eh. Buti po, umano kayo. Kasi umano siya. Hindi, nasa tito ko. Mga senior po, kasi nahihirapan akong kontakin. Hindi na alam kung saan ako hahanapin. Nanonood ako sa screen maliit dito. Na po. Naka-airbed kami na kami. Bahang. Nihintay ka nga namin. Mm-hmm. Sabi ko, tagal naman niya. Muntik na nga kaming ano eh. Gusto ko nang bumili eh. Mm-hmm. Sabi ko, tagal naman niya. Sabi ko, sumasakit na yung balakang ko. Eh, nakita namin, nasa bakasyon pala kayo. Nasa bakasyon. Hindi natagalan din kasi 10 days kami. Mm-hmm. Tsaka ang dami po talagang line up. Kaya huwag na huwag kayo sasama sa amin mga misis. Pa mag-grocery. Kung kayo bibili ng mga damit, nako. Nakaano na yung mga bibili niya. Ang problema, kada dadaanan niya. Ay, oh. Maganda to ah. Ay, eto, kailangan ko to. Tatagal ko kayong tatagal. Ganun ko. Kami kasi mga banghilig namin nahawakan muna. So yun, chillers, lumabas muna kami ni Dalaga para itutour po namin kayo dito sa buong bahay nila Sir Roy. So grabe talaga, ang laki nito. Shout out kaila sa mga malaki bahay dyan, hindi lang ako mag-mention ng name. Pero meron akong isang naalala eh, kay Sir Arnel Mamangon, Risa Ramos, TJ Torno, ayan. Sa Isabella. Sa Isabella, basta madami. Nag-install pa lang kami ni Dalaga, tumitindi yung init. Pagbigyan mo muna kami, Jeanette. Kanina, hindi ganito kainit eh. Bale, ang laki po ng lote na to ay... 2,700 square meters, tapos yung bahay po 471 square meters. Yun. So, ito po ang kanilang front house. Front yard. Front yard. Tumitindi talaga yung init ko. Kung alam nyo lang po, ayan o. Ayan, iba kasi sa video, parang hindi. Tapos may kalaban pa kami, may nagbibideo, okay. Puro resort kasi. Oo, ngayon ko nga lang na-realize, dapat pala lagi ko dala yung ano. Road mic. Road mic ko. Kasi pag mga ganitong house tour, minsan na kailangan natin i-house tour talaga para magkaroon po kayo ng idea. At least kahit malayo po ako, naririnig ninyo. Eh, itong GoPro na gamit ko, malakas naman yung sagap niya, kailangan pa rin ng mic. Hindi pa po kasi natin na-experiment kung paano siya i-connect eh. At tawag po dun ay tinatamad. I-research kung paano. Kasi ang oras po ay 12:30 na ng tanghali. Ayan, tara. Go na tayo. So, let's go, chillers. So, ito ang kanilang gate. Sa maliit, may malaki pa din sa kabila. Ang 700 square meter na laki po nitong lote nila. Hanggang sa likod po yun. Bali po kasi yung likod nila, may room pa dong natitirang lote na walang laman. Huh?
ulan naman. Hindi nila pa alam kung ano pa yung plan nilang ilagay doon. Basta yun yung pinakang kabuuan nitong lote. Sa ngayon po, hindi pa rin po tapos yung kanilang pagpapagawa. Pero dito na lang po halos sa labas. Yung pinakang bahay po, tapos na. So nakakatuwa yung mag-asawa kasi for good sila sa edad na. 55 years old si sir. Si ma'am, hindi ko na natanong kanina. Nilakihan na lang daw nila itong bahay para pag uuwi yung mga anak nila dito sa Pilipinas, may matutuluyan. Hindi na nila kailangan mag-hotel. So dito sa likod, hindi pa tapos. Eh, nagpapay nga yung mga gumagawa. Kaya nga hirap na hirap po yung sasakyan namin humanap ng parking, ano? Kasi ang lead po ng lugar nila. So hanggang dito, naka-tiles po yan. Ayan siya. Tapos, yan po, 10 days pa lang daw yung ginagawa. Diba? Pwede-pwede kang mag-sumba, pwede-pwede kang mag-jogging, pwede-pwede kang mag-workout. Diyan, napakalawak. Pwede pa nga sila maglapalagay ng swimming pool dyan. Halos ganito yung kay Risa Ramos. Shout out. So, pasok tayo sa kanilang dream house. Oh, gusto mo yun? Kinto pa lang. Alam na. So, ito yung kanilang living room. At ayan, kumakain si sir. Naka-curtain sila. So, dito na lang nila binili yan sa Pilipinas, yung mga curtain nila. Ayan. Pero yung iba pong part ng bahay, ipapablinds po nila. Ang sabi ko lang sa kanila, i-match lang po yung kulay dito sa curtain para hindi siya makalating na. So, ito yung papagawa nila ng sofa set. Siya. At dito na kasi nakalagay yung kanilang Dream TV suit. And then, halos finish na finish na po yung bahay nila. Tapos dito, dito maglalagay ng dining set. At ito yung kanilang kitchen. Shout out sa naghahanap ng Samsung na white. Ganda, chillers. O, lapitan mo, anak. Ayan. Maraming naghahanap na ganito eh. Kahit mga vlogger na pinapanood ko. Kaya limited po yung ganito. Like, kadalasan po gray and black. Kitchen, nasa gray. At wala pa po ito, handle. Hindi pa siya lalagyan. Tapos ito, chillers, o, text ko sa inyo. Bet na bet ko yung ano nila. Kung basahan dito, sa S&R na bili. O, ito yung kanila counter. Tapos, yan, hindi pa siya nalalagyan na handle. Ito mga pailaw nila, mataray. So, tayo ngayon sa pantry. Ang paboritong lugar daw ni Madam. So, alam na this, na mukhang mahilig magluto si Ma'am. Ay, sa ate, ano pala? Nati Tess, ayan, magagayikan tayo eh. Microwaveable to eh, alam ko eh. Tsaka pwede siya magluto dito. Tapos yan. Oh. Hindi mo paghahalataan na mahilig magluto. Ang laki nito, para na siyang 7-Eleven. Dito naman tayo ngayon sa kanilang dirty kitchen. Laundry area. Ayan. Oops! Dito, mayroon pong CR. Ayan. Ang dami ng CR ng bahay nila. Kanilang CR. O, oh, diba? At lahat ng mga salamin nila ay digital. O, oh, yan. O, oh, diba? Okay, ito naman yung laundry area nila. May naka-ready na dito na washing. Ito may coffee issue lang dito, chillers, kasi dapat ito, wala daw ito, mga cabinet na to. Dapat ito lang, tsaka ito. Pag binigsan natin ito dito, ayun yung makikita. So, ang plano po nila, ipapapaklas po nila ito soon. Hugasan ng mga basahan. Ang ganda, kompleto. Next naman tayo dito sa dirty kitchen. Dirty kitchen na parang kitchen pa rin talaga. Na parang kitchen pa rin. Dirty kitchen na ba ito sa inyo? Nakakatawa kasi isang hugot mo lang, o isang bukas mo lang, andiyan na lahat. Ayan, dito po, mayroon pa siyang drawer. Open mo po ulit. Mayroon pa siyang pangalawang drawer. Ay, ito? Mayroon dito. Ay, ganda. Tapos, mayroon din po dito sa baba. Taray. Kahit naman sino gaganahan. Ito kaganda. Ayan, so yan lahat yan. Cabinet po yan. Tapos dito maglalagay daw si ma'am ng oven at diretso may lutuan. Ito nga pala, test ko sa inyo. Kinain po ako ng tangan nito kanina. Kausap ko si sir. Pero nadala naman ang ganda ko. Char! Sensor daw po ito. Open mo lang siya ng ganyan. Tapos. Hindi mo na kailangan i-open. Kailangan daw buksan. Kailangan mo. Oo. Ang basta rin tayo, kamay. Diba? Ito, ano to? Dishwashing. Dishwashing. Basta-basa din po, ano, pag may time. Bale, si sir na lang daw po ang nagkabit dito. Kasi yung contractor nila, hindi po alam kung paano ikabit. Kinabit niya lang talaga ng manual. Hindi niya alam kung paano ikabit yung sensor. Ayan. Taray, sarap, anak! Next naman natin, chillers, dito. May tabi ng hagdanan nila. Hindi yan, master's. Bedroom lang siya. Ah, bedroom lang. Ayan, open natin.
Pasensya na kayo, may mga kalat-kalat pa kasi halos mag 1 month pa lang po dito sila, Ate Tess. So, napin natin ang ilaw. Dito, siyempre, may ilaw din dyan. Ayan na. Walk-in closet. May cabinet dito. Ayan, may mga pa-wine dyan. Sheesh. Ayan. Tapos, ito, mga chururot. Pagpasok naman natin dito, ay ito naman ang bathroom. Ayan. At ganun din. Pare-parehas na digital yung kanilang. Magkakaiba lang po ng shape. Yes. Tapos, paglabas nyo dito sa room sa baba, huwag kayong mag-alala kasi yung mga bisita, mayroon po silang bathroom dito sa baba. Ayan. Pinapan na. Oh. Diba? Masarap pumunta sa ganitong bahay. Wala ka nang iisipin, lalo na yung sa CR, diba? Yan ang pinakakailangan natin pag tayo nakikituloy, pag tayo nagbabakasyon, diba? Yung paligid din masyado, yung higaan lang, yung room tsaka yung bathroom, importante sa atin. So, testingin din natin dito kasi may mga pagkabun dito. Ang totoo, gusto ko lang ma-experience. Lagay tayo ng lotion. Mukha ko pa nakabinyag nito. Mukhang bagong lagay lang. Hand lotion lang po talaga yun. Hand lotion? Eh, sinama ko na. Mukha din namang hand yung braso. Pangukhang may level. Eto yan. Ayan. Next tayo, kinakabahan ako chillers kasi sa laki ng bahay nila. Hindi ko alam kung kakasya yung ano, yung battery namin. Eto chillers, gusto kong i-flex rin sa inyo kasi akala nyo wala na. Pero totoo, meron. Meron. Ano to? Huwag mo ko tawanan, ha? Ayan. Ayan sa chillers, lalagyan pa ng mga gamit. Secret storage. Ayan. Pag sinara mo, alam mo wala. Pero totoo, meron. Meron. So, akyat tayo sa second floor. Ayan. Papanoodin nyo nga pala ito chiller sa vlog ni Billy. Isasama po namin sila dito pag-deliver namin para makita nyo talaga yung sobrang ganda ng bahay. Pati yung mga tamang words sa mga parts ng bahay, alam po niya. Ako kasi, kung ano yung tingin ko, katulad niya, salamin. Salamin naman talaga. Yun yung sinasabi ko, paano di ko nahihirapan ang buhay ko, ano? So, akin tayo dito. Ang kagandahan dito, chillers, walang kahirap-hirap ang team. Sila sing cheers sa pag-deliver dito o pag-akit ng gamit dahil ang laki ng hagdanan, maluwang po dito sa taas. So, yung ilaw, hindi ko nabuksan na, no? So, ayan, chillers, ang outcome kapag may tao dito sa taas. May mga ilaw po ito, ha? Kakapain ko pa mamaya. So, let's go! Akit kayo! Malam yung ginamit nila dito sa ano wood, sa mga tapakan o step. So, tayo! So, para maganda ang mga outcome, bubuksan ko po lahat ng ilaw. Sabay-sabayan. Yan! Discoping po. Yung tangas na ang unahin mo natin dito sa Master's. Master's bedroom. Ganda dito. Buksan natin lahat ng ilaw. At itong pinakamaganda dito, ano yung bakit? Naka-aircon na. Yan! Ay, sarap dito. Tagalan natin dito. Ito lang muna yung may aircon dito sa bahay nila, sir. Siyempre, alam dito nyo naman, di ba, nagpapagawa pa po sila. So, para lang kahit paano, may matuluyan. May malamig na room sila gagamitin. Kasi chillers, ano po, tinabilan ni ma'am, wala po sila dito ginagamit na bed ko yung air mattress. Yung pong ano, nilalagyan ng hangin. Kaya sila, kinitan po talaga, pwede daw namin i-deliver kapag ka natapos namin. So, itong mga kundina nila, parang po ito, America. Okay, so testingin natin buksan ito. Kung paano saan ito? Para ito dito sa walk-in closet. So, are you ready? Ganda dito, laki. Tarara! Ayan. Oh. Malaki pa sa room. Hindi pa yan, chillers. Meron pa sa kanan ninyo. Tingnan mo na. Oh. Yan yung bathroom. Ayan kanilang walk-in closet. Pang celebrity. Hindi ka na malilito kung ito para sa ganito. Ito yung mga long sleeve. Ito yung mga t-shirt. Ito yung mga bra, panty. Meron pa yan dito. Vanity. For the designer, ang person. Nakakatuwa naman sila, ma'am, saka si sir, kasi willing naman po silang ipakita ko dito sa vlog. Kahit yung may mga pailan na masyado ng personal, kagaya ng ganito, willing po sila ipakita para po ma-inspire din kayo. Eh ako nga po, super na-inspire na ako. Nag-visit na nga ako eh. Nakakainis na eh. Kasi kahit kasi talaga sabi niya, wow naman. First time mo ba? Mas malaki pa to sa room ko eh.
naman ang kanilang... Are you ready? Again! Bathroom. Parang kwarto rin kalaki. Ayan. Ito na ito, nakapagod ako. Alaki kasi ng bahay. Meron pa po tayong apat na kwarto, tapos isang so, balcony. Meron pa ko na pa po tayo. Mas kasi ganito kalaki ang bahay nyo. Ate Des, Kuya Roy. Ayun na naman kalaban natin. Lakas pa naman ang sagap ng camera nito kapag malayo yung mag-ingay. So ayan, chillers. Balik alam niyo na, bathroom. Grabe no? Laki yun yung salamin. Pangarap ko talaga magkaroon ng ganitong kalaking salamin. Hindi sa naman ako ng salamin sa sala, napapangina na naman ako. Kaya natin lang ito yun eh. Ayabang ko pa doon, cheaters, na sabi ko may salamin kami malaki. Parang, ilang paso nito? Yung mukha mo! Okay. Are you ready para sa shower room? Kung gano'ng halaki? Okay. Paso! Gusto ko yun? Habang nagsishower ka. Oh, giniginaw sila. Sayo-sayo ka lang muna dito. Bago ka mag-anong shower ko. Mamaya, sensor din yan. Biglang bumukha. Narinig yung sinabi ni Dalaga. Mami, baka sensor yan. Tapos biglang bumukha yung tubig. No! Yung teris! Ay! Wait pa pala! So, at syempre, hindi mawawala ang teris sa likod. Sa laki pa naman ang bahay. Oh. Open natin to. Dito po yun. Ayan. At dito ng kalaban ko. Ba't bang hingay? Char! Ayan si ate. Yung video on. So, yan. What? Galang! Huh? Kuya, may resort po kasi dito. Kuka mag-anak kuya nila, Ate Tess. Tatlong resort po, tapos lahat po pag mamay-ari ng mga pinsan nila. Yes. Ito yung sinasabi ko sa inyo na lote pa rin po nila. Kaya lang wala pa sila naiisip na pwede ilagay dyan. Hindi pa po nila alam kung paano nila mamaintain. Kaya pinalagyan na lang po ng bakod. Yun. Yung balcony. Close the door. Next naman tayo. Balcony. So, hindi ko pala tapos. So, dito sa master's bedroom, syempre, hindi mo wala ang balcony sa front. Para saan ito? Sa labas po. Ah. Ayan. Woo! Gusto mo yun? Pak! Pak! Laki. Pang ano? Pang mayaman talaga. Patayin natin ang mga ilaw dito at we proceed to the other rooms. Yan. Isa to sa mga gagamitin ng mga anak nila ate. Tess and Kuya Roy. Punta naman tayo sa bathroom. At dito nga pala may ano nung cabinet. Ayan. Yan, pati dyan sa taas. Ito naman yung bathroom. Ang ganda ng tile na ginamit din ang kayang wooden. Oo. Next! Ito? Ito. Ayan, pinakang living room dito sa second floor. At maglalagay po kami dito na isang... mini sofa. I think mga 3 to 4 seaters lang. At syempre, hindi ko wala ang kitchen dito sa second floor. Ayan. Ayan siya. Tapos, dito, on side na to, pagbukas mo, eto naman yung kanina sa master's bedroom nila. Tapos po yan. Parang VIP access yung dun sa master's bedroom. Tapos, eto naman yung last room. Ayan. Tapos siya may closet din. So, may share din po ako sa inyo, cheers. Yung mga ilaw ni patayin po. Patayin natin muna lahat. Ayan, dito muna tayo. Kung hindi lang kita dito sa video, yung po kasing sahig nila, maraming mga naiwan na pintura. Ang ginawa po ni sir, siya na lang yung naglinis dito. Yung sa baba, tapos na. Pero dito sa second floor, hindi pa. Katulad po nito. Blue residue po yan. Ayan, yung mga ganyan-ganyan. Tapos yung mga ito, mga to. Ayan.
make sure po na bago sa inyo i-turn over yung bahay na pinapagawa ninyo, ipa-check nyo po na malinis yung bahay para hindi na po kayo magtrabaho. Kasi yung tuhod ni Kuya Roy, yung sa tuhod niya, kakakalkal niya doon sa mga dumi sa sahig. And then, 1 year and 2 months na pinagawa nila itong bahay. May mga experience din sila dito na kaunti lang naman. Gagaya na sinasabi ko po sa inyo sa mga vlog ko na meron pa rin talagang naging problema sa pagpagawa sa bahay nila. Meron silang kaunting complaint na kaya lang hindi na nila mahabol-habol kasi yung contractor nagbibisi-bisihan na, hindi na nagpaparamdam. Kung magparamdaman yun, sila kadalasan dyan, pahihirapan lang po kayo, mga makakulang yan yung mga yan. So, nasasabi ko po yan dahil po sa sinishare po sa akin ng mga kliyente ko. Katulad na lang nito, yung ganyan, ayan siya. Yung kisame na yan, na sobra daw po yung pagkakabili ng materials na yan. Kaya ang ginawa nila, yung mga cabinet na nakita nyo po kanina, katulad dito, patulog po ng ganyan, yan na lang po nila ipinilagay para po hindi masayang. Pati po dito sa kitchen nila. Ito. Ayan. Bali, tinanong ko sila kung magkano nagastos nila dito sa kanilang dream house, 9 million po sa materials. Wala pa po doon yung sa labor, sa contractor, at saka yung ginagawa dito sa baba. Ewan ko lang kung kasama ba, kung kasama na yung mga pader. Kasi sa pader na lang, alam niyo na kung ilang 100K yung nauubos sa pagpagawa ng pader ay yung gate pa. Kontrata doon sa contractor at saka sa labor, tapos sila na yung bumibili ng materials. Malaki na itipid nila sa contractor. Kasi po, sila po mismo ang namili ng buong materials po dito sa kanilang bahay. So, may pailan nila siguro na contractor na namili. Basta ganun. So, yan, chillers. Diretso pa po tayo ng Pangasinan. Time check po, 3:43 na ng hapon. Nasa 3 oras din po yung biyahe namin. At hindi na namin papatayin yun yung ano, sasakyan kasi para pagsasakay namin. Grabe, tingin namin mga nagpo 41 yata yung init 41 kanina. 41 na po, chinek ah, 41 o, chinek daw ni Dalaga. Grabe, tumatagos dun sa bintana. At itingin kanilang, how, shout out kay Madam, na lagi nila nakatawa pagkausap namin. So, sabi ko po sa inyo, nagpapalakihan po ng mga bahay ngayon. Magsawa kayo sa malalaking bahay. Empty house yung bahay niya. In, wala pa po kagamit-gamit. Ito po yung may order sa amin ng butterfly. I-house tour ko po kayo kasi hindi po niya ito nakikita sa personal. Siyang metro mo. Huwakan mo sa gitna mo. Oh, hindi po bakit. 17 feet. So, chillers, meron tayo dito. Ready nila, ma'am, na merienda. Bihon. Ayan. Tubig. Ayun, Coke Zero. At saka, atubig. Mainit-init pa, oh. Masama-sama tayo. Sabi-sabi niya. Amangan tayo, chillers. Amangan tayo. Hello, chillers! Welcome home! Kanyari bahay ko to. Papakita ko lang sa inyo, chillers, yung details ng bahay. I-house tour ko po kayo. Sa 5 years na pinapatayo niya itong bahay, hindi pa daw po niya nakikita. Kahit counting parts, kahit tornilyo po, hindi pa niya nakikita. Let's go! So, ito yung kanilang first floor. Ayan. Sama ko kayo dito sa kitchen. Granite. So, may mga drawer dito. Ito yung pangarap ko na drawer sa mga sa kitchen ko namin. Yung pag hinila mo na siyang ganyan, malambot lang siya. Eh yung drawer namin, kailangan huminga muna ng malalim bago mo siya mahila. Hindi ka tulad nito, lambot lang mo. Oh. Kaya nga ayoko talaga basta-basta magpagawa din sa kitchen namin kasi yung bibilhan ng mga materials doon, gusto ko ako ang bibili. Kasi po, kung ang bibili ay yung manggagawa, hindi rin naman nila alam yung supplier na yun. Ay yung mabibili nila, China. Ayan yung ilalim. Ang ganda dito. Ayan, may ref na din. Ayan. Yaman, dami coke. Siyempre, wala pa nakatira dito.
Ito yung kanilang sink. Ang ganda lang ganitong sinks, chillers. Ayan o. Mahal lang. Napapamurang ako sa price dito dati. Hindi ko lang matandaan, pero ang mahal-mahal po dito. Ito, may microwave dito. So, yan yung details ng kanilang kitchen. Ayan. Ito, door na lang to sa likod. Tapos, dito naman, sa kabila, meron ditong bathroom. Ayan. So, buksan natin. Ayan. Ang laki. Ayan siya. Tingnan natin kung may tubig nandito. Ngayon ka, tama. Ayan, gold. Ito naman yung kanilang sala. So, yung kanilang living room dito sa baba. Tayo sa room, sa baba. Nagpapagawa si ma'am ng accent. Chair na butterfly. Ito po ang dahilan. Ba't kasi may butterfly dyan? Ang ganda, no? Tapos, dito yung bathroom. Tayo naman dito sa living room. Maganda siya chillers kasi umakma sa ano, sa mga wood type ng bahay. Okay tayo. Ganon. Ayan. Dito tayo ngayon sa first room. Tapos, yung bintana naman nila dito, nakatinted. Ayan. So, may bathroom din dito. Siyempre. Ayan, yung details naman ng mga pinto nila, okay naman. Tapos, yung handle nila, black. Ganda yung handle. Ito, cute nito, puzzle. I love it. Tapos, ito yung pinakang paglabas mo sa room. Ayan siya. Room din yan. At saka yun, bathroom. Puntahan natin. Living room din naman dito. Ayan siya. Ganda nito. Ito naman yung isang small room. Ayan siya. May iyaw na din yan dyan. So dito, lalagyan pa yun dyan ng chandelier. Malapit na rin po umuwi yan si ma'am. Mga July po yata, kaya kailangan na talaga nila din ng gamit dito. Kaya hindi ko pala kayo naisama dito sa kanilang balkonahe. Ayan. So, sobrang init. Grabe, 41 tayo kanina. Hanggang ngayon. Hanggang 5 PM daw, 41 degree daw ang init dito sa Pangasinan. Ang ganda rin ang pagkakagawa ng step. Hindi maliit, hindi sobrang laki.